Buhoy! Mabilis ng February, no? Parang gulat na lang ako, tapos na siya. And actually, naka 2 months na tayo sa year 2024 and sobrang, parang ang bilis. Pero anyway, sa sobrang bilis niya, medyo late nga itong pag-upload ko nitong second game natin sa Strictly No Google. And syempre, ito yung second part nung second game. Okay, malilito kasi second game pa lang to. Isang recordan lang lahat yung nangyari since yung last week na episode at yung episode ngayon. Pero may isang winner tayo dito. And ito yung second part. And yung title niya ay medyo ano, medyo nalaos na na meme dati. Last year, yung Mekus Mekus. Start na natin, huwag natin patagalin to. Welcome to the Woy Podcast. Ang episode natin for today ay Strictly No Google Game 2, Mekus Mekus. Sa episode na ito, ipagpapatuloy natin yung second part nung last week's Game 2 ng Strictly No Google. And this time, meron tayong halo-halo lang. Halo-halong mga trivia questions. And patibayan na lang to ng loob at patibayan ng pagpupuyat. Dahil isa-isa silang na-eliminate dahil inantok na sila isa-isa. Lahat ng 7 players natin. Tingnan natin kung sino mananalo at sino yung matitirang gising. The Woy Podcast Season 2 is available on Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Amazon Music, and YouTube. Visit podcast.woy.com for more info. Ako si Chico, ang inyong Game Master at second part na to ng Game 2 ng Strictly No Google. And ito na yung pagpapatuloy. Let's go! Doon na tayo sa ating Mekus Mekus game dahil halo-halo na lang to ng trivia questions. And this time, ibay natin yung rules. Kasi yung mga tanong dito, pwedeng wala talaga kayong idea. So hindi ko kayo pipilitin na sumagot kung hindi kayo magtataas ng kamay. Pero pag nagtaas kayo ng kamay, dapat sure kayo dun sa sagot nyo. Kasi kapag mali yung sinagot nyo at nagtaas kayo ng kamay, you lose a turn. So hindi kayo pwedeng makasagot hanggat nakasagot na yung nag-try na sumagot yung iba pang mga players. Pangit, pangit. Okay, dahil dyan, tapusin. Master. Wait, paano gumagana yon? What if... Ay, hala. Kung sino yung maunang magtaas ng kamay, siya yung sasagot. Pero this time, dapat... Tapos sunod-sunod na. Hindi, this time, kung sino yung unang nagtaas ng kamay, kasi nga, di ba, may risk na pag mali yung sagot nyo, hindi kayo pwede sumagot hanggat nag-try ng sumagot yung... So, kailangan yung... Ano, yung parang... Wag basta-basta magtaas ng kamay. Okay. What if nasagot na within that round? Pwede na ulit next round? Next round is bagong taasan ng kamay. So, kumbaga ano siya, buzzer talaga yung gamit nung ano. Hindi na siya in order. Kumbaga hindi na kayo sasagot in order. Kung sino may alam ng sagot, siya yung magta-try sumagot. So, one time ka lang pwede sumagot per question. Pero in case na sumagot lahat, pwede ka na ulit magtaas ng kamay. Tas, kasi kumari pag mali na yung lahat. So, game na ba? Mekus-mekus lang to. Mekus-mekus. Game na! Game na. Okay, question number one. Ang category ay geography. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Okay. Then, okay. Anong bansa ang ipinangalan kay Jesus Christ? Jesse. Hey. El Salvador. That's Jesse. Correct. Hindi ko alam paano sabihin. May tama ka. Tama ka. May branding. Yan. Tama. Ang El Salvador or The Savior ay bansa sa South America na ipinangalan kay Jesus Christ. And joke lang, sa ano pa siya? Central America. 1 point kay Jesse. Number 2. Ang category ay Disney. Uy! Okay. Si Erta Kitt, yung siya yung unang ayong parang original na kumanta ng Santa Baby. Alam niyo yung kanta na yun, di ba? Siya rin yung nagboses dito sa Disney character na to. Excited. Go, go Jeff. Yzma. Yes. May tama. Si Erta Kitt, ano na siya? R.I.P. Ano siya, parang black singer. Siya yung meron kumanta pang, nung... Meron pang trivia dyan.
Merong trivia ako. Ano yung trivia? Sa Snatch Game, ilang beses. Ah, lagi ba siya doon? Lagi siyang kinakapira? Oo, laging wali. So, si Juju naman. Wali naman. Sa bagay. Yan. So, nakita ko lang din sa TikTok today. Tapos, ano tawag doon? Yung boses niya sa Santa Baby, okay. Sa Santa Baby, tsaka yung character niya na si Isma sa Emperor's New Groove, ay sobrang parang hindi match. Ay parang magkaibang tao. Okay. Number three. Ito. Magbibigay ako ng tatlong words. Tapos sabihin nyo kung ano yung connection nila. Ay, gusto ko yan. Pero gets nyo ba? Gets nyo? Anong game nga yun? Anong game nga to? Yung Keras ba yun? Ha? Yung Keras? 3-3-in. Parang sino man nagpapalaro nito? Ay, may nagpataan. Taas na kapatid. Give me three? Ay, hindi pa ako ha. Three of a kind. Three of a kind ba yun? Ewan ko, pero hindi eh. Ito iba-iba eh. Parang tatlong clue, may isang main connection sila. Yun yung kailangan nyo masagot. Number three question natin. Yung three words natin ay Bruno Mars, Riptide, Batman Returns. Ah, hirap man, uy. Bruno Mars, Riptide, Batman Returns. Parang may hula. Ano ulit? Bruno Mars, Riptide, Batman Returns. Oh, Jesse. Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Ay, tama. Yes, kasi... Yung Riptide, yan. Si Bruno Mars, may kanta siya yung Uptown Funk. Tapos si Vance Joy, may kanta siya Riptide. Parehas nilang binanggit si Michelle Pfeiffer dun sa kanta na yun. Tapos si Michelle, ang hirap naman sabihin, Pfeiffer. Kaya ha, kaya pala specific yung bat. Siya si Catwoman sa Batman Return. Okay. Hindi ko pala gusto yung category niyo. Okay, that's trial pa lang yun, no? Di ba? Ba 3 points sa si Jesse. Ang bilis nitong ano second part ha. Geography. Oh, ayan. Number 4. Okay. Which country was named after shrimps? 40s. Sri Lanka. Ay, joke lang. 40s? Lanka. 40? Oo. Ano sagot mo? Ito ko sana yung sinabi ni Jesse, Sri Lanka. Sri Lanka? Iba naman. It's wrong. Shrimp Lanka. Wala bang ano? Wala pang final answer dito? Wala, walang final answer. Basta nagtask ka ng kamay at sumagot kayo na yun. So, Ian Jasper? Yes. Anong sagot mo? From the translation itself, Hipon, so Japan. Ay, Hapon. Japan is wrong. So, oh, yung sa iba, mali. Okay. Doon sa mga hindi pa nagtataas ng kamay, may bibigyan ko kayo ng extra clue. Hey. Dahil ano kayo? Ano yan? Nagtimpi muna kayo. Ano siya? African country. Ay, Hipon. Sure yan. Gusto nyo pa isang clue? Ay. Hanggat wala nagtataas ng kamay, bibigay lang ako ng clue. Ah, ganun yun? Ano ba yan? Oo, ganun. Hindi ka pa pwedeng sumagot 40s. Ay, bawal pa 40s. Akala ko kanina tama ni sagot ni Ian kasi parang sinabi niya, from the translation itself, ganyan. May ganun pa si Ian. Ano pa bang mga translation ng ano ng shrimp? Shrimp. Lalo na sa ano sa mga pagkain. Shrimp. Gamon. Ano? Shrimp. Ano ba? Ah, prawn. Langoustines? Oh, go silags. Trans. Yeah. Trans? Prawn. From the root word. From the root word prawn. Prawns. Totoo naman. Pero mali pa din. Hipon. Buhayan pa ako ng ano, di. Ito. Wait lang. Oh, nagtaas si Jesse. Nako. Go, Jesse. Gambia. Gambas. Pwede. Malapit pero nasa Africa eh. Nasa Africa. Ba yan? Okay. Sino pa hindi sumasagot? Si Dykes at si Lil at si Julian. Kailangan nila sumagot bago ako mag-reset and pwede ano makasagot ulit sila. Si Lil? Ano ba yan? Tulog ba si Lil? Okay. Tanggalin muna natin siya sa listahan. Paano kung hindi pa siya tulog? Hindi ka na makasagot. Okay. Clue pa ulit. Dykes and Julian. Teka, sa-search ko yung ano. Ano na yung mga clues? Hipon? Ah, meron pang isa. Ay, hindi, malayo. Actually, konti lang alam ko na countries. Ako din. Hindi siya na nagmamatch din sa shrimp.
Parang alam ko kasi lahat ng countries. Pero medyo malayo siya sa ano, sa Gambia. Malayo siya sa Gambia. Ano? Okay na. Okay na. Sino? Sino yung sagot? Si Darks? Ay. Wait lang, Darks. Ano ulit yung mga clue? Yung clue ay, yun nga, pinangalan siya sa shrimp. Kasi ang pangalan nung isang river dito sa country na to ay... Ay, river? Pangalan siya nung river na maraming shrimp. So, yung okay. Pangalan ng country nila ay literal na shrimp yung meaning. Pero kung alam niyo yung shrimp in Portuguese, huh? Yun yung sagot. Portuguese? Wait lang. Pero sinasabi ko sa inyo kasi yung food ng Pinoy, syempre, Spanish minsan, di ba? So kung alam niyo yung Spanish word ng shrimp, yun yung sagot. Oh? Ahiyo? Eh, parang hindi ko pa na. Pero kasi ginagamit na natin ngayon ano eh. Ano yun? Chili garlic shrimp. Parang hindi na uso yung dating word na ginagamit. Hipon. Hipon lang naman. Hipon. Hipon. Oh, hipon. Oh. Hipon. Bagoong? Alam mo. Paella. Paella. Ah, ito pa clue. Ito clue. Para malapit si Julian sa sagot. What is sagot mo? Medyo parang ka-rhyme siya ng... No? Ay, pwede yun. Oh, yeah. Bibigay ko ba, Julian? Or maalma sila? Ako naman yun. Si Darks ko, diba? O, kayo ni Darks. Kayo ni Darks. Ah, alam ko na. Ito ko. Ano? Iyan, ano? Nagsisimula sa S. Oo? Oh? Ano yung katunog niya? Sasabihin ko ba kung ano yung katunog? Ikaw bahala. Ikaw ang bahala. Katunog siya ng isang team sa UAAP. Ay, wow. Gulo-gulo na ako. Team. Yung mga tawag dun sa mga, yung mga nicknames ng mga team, ng mga school. Maraw. Gemma. Maraw. Eh, sorry. Alam mo yun? Parang sagot? Ko alam? Sagot ka, Dark? Pwede ba hindi galing sa UAP? Wala ko. Ano no? Pwedeng? Hindi ga, yung rhyme hindi galing sa UAP. Wala akong alam. Ayan na, may naman. Alam ko na. Charing! Okay. Kung Mika, meron siyang katunog na... Okay, alam ko na nga. Tama nga. Kulay. May katunog siya na kulay. Ha? Meron siyang ano katunog na kulay. Pero hindi ko magets yung unang clue dun. Okay, ako na. Alin clue yung hindi niyo magets? Ako lang. Yung shrimp, hindi ko alam na shrimp siya. Yung name na yun. Never kong narinig na shrimp siya. Hindi ko rin siya alam nung una. Pero nag-search ako ng ano sa Google. Kasi bawal nga mag-Google, di ba? Nag-search ako ng mga recipe ng shrimp. May lumabas na Pinoy food na ganun yung pangalan. Ako na? Hindi pa rin. Hindi pa nagtataas si Dyke siya kasi. Gusto niyo ba ibigay kay ano? Kay Ian or kay Fortis or kay Jesse? Blue. Ayan. Nagtaas na ako ng kamay. Pero naghihintay pa tayo ng sagot kay Darks. So lower muna the hand. Oo. Pwedeng magturo? Giveaway kay Darks, si Darks at saka si Julian kung di nila masagot. Pero kailangan nila humula. Ano? Drag race. Drag race? You can ano? Hindi ko alam to. Wait. Ay, yun lang yung clue ko. Baka magalit si Darks. English. Oh, yung flag niya bibigay ko yung flag. Ang kulay ng flag niya ay green, red at yellow and may star sa gitna. No. Green, red, yellow, tas may star sa gitna na kulay dilaw. Ah, okay. Wala naman ako alam sa flag. Wala din ako okay. Alam. Ghana. Nagtaas ka ng kamay. Darks. Parang alam na ni. Ayun, Darks, sige sagot. Gana. Ano sagot mo? Gana is wrong. So si Julian na lang ang may chance bago natin reopen yung ano taas ng kamay. Hindi siya Ethiopia, Marv. So Dark, Drag Race. Drag Race? Pamaya ko explain bakit. Sino doon? Michelle Visage? Ano ba yan? Hindi ko alam. May letter E. Pero giveaway na yung clue ni Chico, doon ko na kamay. Oo, hindi ko alam. Alam mo yung team sa UP. UAAP? Tapos sabi niya color? Wait lang. Connected blue yan. Ano pa? Blue Eagle. Tiger. Maroon? Cameroon? Cameroon ay. Tama. So si Julian ang nakano. Paki-explain na yung ano. Ano yung mga clue ni Jesse? Yung bang countries yung si ano? Matang-matang.
Drag Race, si Bibi at Zahara. Cameroon! Sino ba yun? Okay, okay. Mali pa rin na pala nasa isip. Ano yung ano yung tinaas mo ng kamay yan? Seychelles. Eh, hindi naman ano yung seashells naman. Mali mo, may shell naman. Pero ang sinasabi kong recipe yung ano, rebosado, camaron rebosado. Spanish ano siya. Pero Pinoy, kumbaga yun yung ano, yung chili garlic shrimp. Ay, tama ba? Yan. Ako, butter shrimp, parang ganun. Ako, tinaas ko na yung panay ko, pero wala akong idea talaga. May ka-idea lang ako ano sinabi ni Chikoy mo. Plug. Okay, number 5. Ang kategory ay celebration. Since katatapos lang nung Thanksgiving sa USA, di ba may Thanksgiving doon yung turkey, nagluluto sila ganyan. Isang sikat na parade na ginagawa tuwing Thanksgiving ay yung Macy's. Ay, sorry. Ayan, Macy's Thanksgiving Day Parade. So itong 2023 na Thanksgiving parade nila, medyo nabutas si ano si Luffy, Monkey D. Luffy. Nabutas yung lobo niya. Kasi ano 'yan? Ano 'to yung para siyang parade ng mga float. Ay hindi, ano tawag dun sa ganun, yung parang inflatable na lumulutang na balloons na. Ay, yung malalaki. Mga cartoon characters. So, lagi siyang inaabangan sa New York yata 'to. Tapos ano siya, parang sobrang big day to tuwing Thanksgiving. Maraming nanonood. So si Luffy, medyo nabutas yung kamay niya yata. Pero ang tanong ko, may isang time sa history ng Macy's Thanksgiving Day Parade na merong isang cartoon character na ano full on na nabutas siya. So sino yung cartoon character na yun? Ay, alam ko to. As in, literal na habang nagpaparada, nabutas yung buong cartoon character na yun. And uy, nasa Facebook na, ko lagi. Na-deflate siya. What? Ah! Joke lang, hindi ko lang. Wala akong maalala. Ito lagi, nasa Facebook ko so, lagi. Ang sagot natin ay isang character, cartoon character. T-40s. Cartoon. Yun yung pa, walang clue, no? Nagtaas ka ng kamay, so ititigil muna natin ang pagbibigay ng clue. Ay, so, yeah. Sino hula mo? Uy, hindi pa. Hindi. Nag-overhand automatic eh. Parang ganito. Automatic pa nga. Ay, sorry. Sino? Yung si ano? Ay, di ka. Yung clown. Pennywise? Hindi, yung cartoon eh. Ha? Cartoon character, no? As in cartoon talaga siya. Ay, hindi. Ay, basta karakter siya. Sikat siya na karakter sa TV. Hindi na ko to. Napwede mo lang taas ng kamay. Sino? Napwede mo lang taas ng kamay. Ano na, 40? Ano? Hindi ko alam. Gusto niyo ng clue? Pero ano? Oh, clue. Hindi, ibig sabihin, mag-ano ka na, yung mag-skip ka na, 40s. Ay, hindi. Hindi ka na magbibigay ng sagot? Hindi. Magbibigay ako, pero... Ang rules nga ba gano'n eh. Oh, go. Sagot. Sagot ka muna bago clue. Sagot ka muna bago clue. Siya naman. Hindi ba sagot na ako? Ano, si ano? Yung si Transformers. Si ano? Optimus Prime. Optimus Prime? Si Optimus Prime ay mali. So, yung clue ko... Ano siya? Yun nga, medyo mali pala yung pagkakasabi ko. Hindi siya literal na cartoon character. Pero ano siya? TV character. TV character siya na cartoonish. Gets niyo ba? Pwede siyang parang ano, puppet? Mascot? Sesame Street? Parang ganun. Oo, live action siya eh. Oh, go Julian. Big Bird. Big Bird? Isa-isayin natin. Big Bird. Ay. Mali. Okay. Elmo. Wait lang. Magalo na ba? Wait lang. Sinabi ko lang yung category niya ay live action. Pero ano bang tawag doon? Saan ba siya ika-categorize? What do you mean? Pag binigyan ko siya sa inyo. Baka manila ako dapat si Barney. Mascot siya. Huh? Yun mascot? Yun yung pinaka-category niya. Mascot siya. Hindi siya cartoon. Ang cartoon niya, may cartoons dun sa TV show niya kasi. May animation yung opening.
opening theme song nung show niya. Pero hindi siya puppet kasi walang naghahawak ng stick. So, go Ian. Steel. Ha? Barney. Sino? Barney? Barney pala. Si Barney, ay, siyempre, tama. Look lang nga. Tumabog siya talaga. Sin, humahangin noon, tapos may mga rope, di ba? Yung may mga tigahawak. Feeling ko sobrang hirap ng trabaho na yun kasi kailangan mong mahatak yung lobo. Tapos parang possible na ikaw yung matangay. Tapos yun, nabutas yung tagiliran niya ni Barney. Tapos hanggang sa, yun. Si Barney lang ba yun? Iba yung nasa isip ko eh. Sino? Mickey Mouse? Ito. Sabi nila si Barney yung pinakamalala. Yung, yung pinakamalala. Kasi as in na-deflate siya ng buo. So, number 6, TV shows. TV shows. Okay. Oh, baba muna nung kamay yan. Anong TV show ang pumalit sa Pilipinas? Game ka na ba? Go 40s. Ay, si Ian na una. Okay, oh, kahit... si Ian na una. Kahit... Go Ian. Weakest Link. Pero mali yun. Weakest Link ay mali. Mas luma yun. Mas luma ba yun? Pilipinas, game ka na ba? Pinalton? Oh, yung sinasabi kong ano ah, yung Pilipinas, game ka na ba? Yun ay yung kay Edo Manzano. Akala ko ano. The Talent. Alam ko na. Go, Jessie. Showtime? Ang Showtime ay tama. Oo ba? After na nung Pilipinas game ka na ba, nag-start na yung Showtime, yung wala pang its. Tapos ang ginagawa lang nila yung ano, talent show lang talaga. Tapos 1 hour lang sila. Bago sila God. Naging, bago pinalitan nila yung, ano ba yun? Yung Happy Hippie Yehey ba yun? Basta yung kay Chris Aquino. Tapos parang, hindi na mapantayan nung ABS yung Itbulaga nung time na yun. So, anong nangyayari? Lagi napapalitan yung noon time show hanggang sa ginawa nila, parang pre-promote nila yung showtime ng noon time. Kasi before, ano siya, parang 11 o'clock siya. Hindi naman si Chris Aquino yung Happy PA. Hindi ba siya yun? Pilipinas win na win. Ayan siya yun. Pilipinas win na win pala. Ba't parang hindi ko alam na yung mga yun? Ano yung mga ano yun eh, nag-resign si Willie doon sa Wawawi. Yung parang umalis siya sa ABS-CBN. Tapos hindi nila alam kung sino yung ipapalit. Yun. Nakakamiss yung mga ganung ano show. Oh, gusto ko yung ano, The Weakest Link. Tapos yung pagtutulungan nila yung hindi nila ka-close doon sa Weakest Link. Pagtutulungan nila iboto. Kahit nakakasagot naman. Ito number 7. Yung ano ulit, yung Three of a Kind ulit. Ano ba yan? Okay. Jungkook. Ay, Craig David. RJ Jimenez. Sino naman yung dalawa? Sino si RJ Jimenez? RJ Jimenez yun sa Pinoy Dream Academy. Yung isa. Craig David. Ala, Craig David. Parang artista. Anong siya? Craig David? Singer. Ay, mali. Anong kanta niya? Hindi ko pala ng Jungkook. BTS ba yun? Oh, yata. Hindi ko rin sure. Anong kanta ni Craig David? Nakalimutan ko na rin eh. High school pa ako. Ano Hindi ba si ano yun? Chris Brown yun? Oh, hindi. Okay, mali. Okay, sinong, anong, ano yung connection nilang tatlo? Wala. Ah. RJ Jimenez, anong famous work niya? RJ Jimenez, anong ang kanta niya? Kasi nga. Go, 40s, 40s. Anong famous kanta niya, Jesse? Parang, If We Fall In Love lang alam ko. Go, 40s. If We Fall In Love. Tuesday. Oo, yan. Hello? Ano sagot mo? Ano sagot mo? Tuesday. Elaborate. Tuesday. Wala na explanation. Wala explain. Di ba meron kanta si RJ na Miskit? Tuesday. Tapos? Yung iba. Tapos si Jungkook. Meron din siya alam ko yung mga days of the week din sa song. Tapos? Si Craig David din yata yung meron siyang. May si Craig David meron siyang ano, yung lumang kanta niya. Yung parang days of the week din yung mga yun. Okay, dahil dyan. I-accept ko na yun. Yung kanta ni Craig David ay... Sinerge, hindi alam. 7 days. Never heard. 7 days. Yun yung ano niya, yung lyrics niya ay... Wala, hindi ko rin alam. Wait. Asa na yung lyrics? Monday, Tuesday. Yun ba yung kay Jungkook? Monday, yeah, yung kay Jungkook yung 7. Yung kay RJ Jimenez yung Miss Kita pag Tuesday. Yung 7 days ay... Wait, kakantayin ko. Wait lang. Go. Nasaan na yung lyrics na yun? Wait. Paano si Imelda Papin na lang kaysa Craig David? Masikat. Sa linggong pag-ibig. Ayan yung Monday.
Hindi ko nakanta yung search nila. Basta 7 days yung title. Hindi ko kayo marinig. Wait lang. Baka nakamute. Pero yun, ang sagot is, nabanggit yung lahat ng days of the week na sa mga kanta nila. Tuesday. Tuesday lang yung inano ni Fortis. Kaya nga sagot, Tuesday. Pero tama, nag-gets kasi naman ni Fortis. Yung kay RG kasi, Tuesday, yun si Titan yun. O nga pala yung lyrics niya pala is, sinasabi niya yung iba't ibang days. Every day na sana sila magkasama pero hindi pwede pag Tuesday. Ito, tungkol, ano siya? No. Books. Yan, forte ko yan. Books. Itong author na to ay apo ng isang mayaman na businessman na may-ari ng OCBC. Ano OCBC? OCBC? OCBC, wait. OCBC. Ang RCBC? Overseas Chinese Banking Corporation. Ah, so galan. Bangko nga eh, bank. Itong author na to ay? Ano siya? Apo siya nung may-ari nitong OCBC. So, sino muna yung may-ari? Wait lang na, double check ko, baka mali yung ano. Baka sa TikTok mo lang yun na ano. Kaya nga eh, kaya ba? Uniwala sa TikTok. Ano kalagay dito? Yung great-grandfather niya. Oh, hindi niya apo. Isa siya dun sa mga founding director nga nung OCBC. Which is yung pinakalumang bangko sa, may nagtaas mo ng kamay, Singapore. Sa Singapore? OC or Tan. Pinoy kaya yan? Pinoy ba yan? Sarap. Sino si or Tan? Ang pangalan nung great-grandfather ay Ocean Guan. Ay? Ocean Guan. Okay. Author. Ocean Guan? Ocean Guan. Anong tanong? Ano pangalan ng author? I'll go, Jesse. Kevin Kwan. Ayun. So, yung author ng Crazy Rich Asians. Ah! Yan. So, kasi yung nakita ko sa TikTok, parang kahit malugi-lugi pa yung book na ginawa niya, wala naman siya that problem yun kasi ano siya, air. Air siya dun sa Iron Throne. Yabang yorn. So, si Jesse yung nakuha na tapos sagot. Babong sana isasagot ko eh. Babong. Aesop sana. Aesop. Ano yung business, ano? Book, nakalimutan ko na. Pero nung sinabi niya yung Kwan. Si ano? Si Chinkitan. Si Chinkitan yun ba? Iba yung naisip mo? Yung How to be a Millionaire? Oo. Ayun. Pero hindi, yan. Si Kevin Kwan. Awesome. Ah, si Kwan. Ito. Actually, nandito siya ngayon. Ha? Nandito siya ngayon. Sino? Kevin Kwan. Hindi ko si Ian ba ito ulit? Kamukha niya si Silags. Joke lang. Eh, wait lang. Kevin Kwan. Si Kevin Kwan. Ay, joke lang. Joke. Alam, medyo nga. Pero matanda na rin ito eh. Uy, bawal mag-Google. Ah. Ayun nga eh. Okay, malapit na tayo matapos dito sa Mekos-Mekos game natin. Pero ano, Mekos. Number 9, P-pop. P-pop? P-pop. Ko alam. Sino tong nag-revive ng isang kanta na pinasikat dati ng isang toothpaste commercial? Ay! Sabihin nyo rin yung title ng kanta. Go, Julian. Ay, kailangan sabihin yung kanta? De, sige, wag na. Sino na lang yung kumanta? Ay, maghuhulal ako. Beanie. Ay, char. Beanie, mali. Go, Ian. O, hindi. Make it with you. Sino? Make it with you. Hindi. Ben and Ben? Iba yung nasa isip ko. Okay, mali. Mali yan. Basta. Go, Fortis. Wait na, sorry. Ano yung tanong? Ano yung pain? Ano yung tanong? Yung tanong is... Isa na alala ko yung toothpaste lang yung talagang na-engineer. Okay, ano yung toothpaste? Hindi, ano yung... Kailangan yung toothpaste din? Hindi, wala lang. Tinatanong ko lang. Para lang maliwanagan tayong lahat. Ano yung tanong? Ang tanong ko is, itong singer na to, nirevive niya yung isang kanta na pinasikat ng isang toothpaste commercial. Nirevive niya? Ay, singer lang pala. Yeah. So, nirevive pala niya after ng commercial. Yung lyrics, yung title, hindi ko alam. Inisip ko si ano. Kailangan ba yung title? Nasabihin ko yung title. Sabihin niyo lang sino yung kumanta. Some minute na siya isip ko. Ayun, ano ko na yung title? Sam Milby. Sam Milby, mali. Feeling Closer. Oh, go, Jessie. Eh, yung, ano ba yung tanong? Ano yung sasagutin ko? Sino yung nag-revive nung kanta? Si Ken.
Wala, mali. Ha? Huh? I was again mali. Ng SP19. Joke lang. Ang, tama, ano naman, tama. Pero ibang pangalan niya kapag ano eh. Pag solo. Philip. Ano? Ano pangalan niya? Philip. Philip. Oh? Ang title ng kanta ay, actually, hindi ko alam. Feeling Closer. Feeling Close? Parang game niya ano yun. Like, halit lang. Moving Closer. Moving Closer, di ba? Moving Closer, yan. Nirevive niya yun. Tapos, pinasikat yun nung ano, nung Close Up. At ang original na kumanta nun is yung band na Never the Strangers. Never the Strangers, yes. Na na-realize ko. Wala lang, nagre-reminis lang ako nung time na yun. Sa college ako nun. Tapos, sila yata yung parang ano yun, yung kukunin, yung hihiramin namin yung kanta nila na ano, na pinasikat. Tapos parang, kasi parang may kakilala kami na ano, na road manager nila. Pero hindi ko sure kung yung Never the Strangers yun or ibang banda. Pero yun yung alam ko na sikat nung time na yun, 2012. Ganyan. Oo, sikat siya nun. Tapos ngayon, wala nga sa Spotify yung mga kanta nila. Pero yun, nakita ko nga na si Philip, si Ken ng SB19 yung nag... Bakit Philip yung pangalan niya? Hindi ko ba? Philip. Yun yung ano niya. Kumbaga si Suga, parang si ano siya, di ba? Ano pangalan niya pag solo rapper siya? August D. Ayun, si August D. Oo, oh, pakulo naman sila. Sila ang dalawa, si Marietta Subong. Ano ba si kikita yung kanta nila pag ganun, na magipa-iba-iba pa silang alias? Hindi, yung August D naman kasi baliktad lang yun ng Suga eh. Para daw pwede mag-collab si Philip at si Ken future. Kasi si ano, iba. Ah, magkaboses ba siya? Magkaboses lang ba yun? Si Ken tsaka ni Philip. Pero yun na. Sino ako tama sagot? Si Jesse. So number 10 na yung next. Ito, Philippines, yung category. Ay? Nasa best, pababa na ako ng Marzi. Hello. Ay, nagtaas ng kamay. Okay, sagot na. Okay, ano yung lugar sa Pilipinas ang pinangalan sa mga mangingisda? Anong? Isa siyang landmark sa Pilipinas. Anong lugar? Sa mga landmark. Okay, landmark. Mangingisda. Isda. Fish. Dagupan. Dagupan. Charta. Landmark siya, landmark. Hindi city, hindi ano. Landmark. Example nga ng landmark. Luneta. Ah. Luneta Park. So, anong Philippine landmark ang may ibig sabihin na lugar ng mga mangingisda or place of the fishermen? Place of the fishermen. So, feel ko Mindanao to. Mindanao ba to? Wait lang, feeling ko gibberish pa. Gibberish pa. May ano, medyo malapit si Ian, medyo gibberish. Kumbaga na ano siya, yung na mistranslate ba yun? Ano yung by word dun? Yung kasi di ba yung mga Spanish minsan, yung makikinig na lang mali-mali pa. English or Filipino word? Ano siya? Tagalog word siya. Yeah. Pero in Spanish is Spanish. Parang nabulol yung mga Spanish tapos ito yung naging final name niya. Mangingisda. Ay, so kasi hindi sila makapag-NT. Pero mangingisda. Yung Tagalog word ng mangingisda is something na hindi na siya ginagamit ngayon. Ay, okay. Kumbaga older version ng word na mangingisda. Oh, hirap naman. Pero sobrang ano to, sikat to na lugar. Pero never pa ako nakapunta dito. Okay, so hindi siya sa ano? Joke. Luzon ba yan? Bisaya. Oh, Luzon siya. Oh, Luzon. Bicol to. Pinahin niyo ba? Bicol hindi. Siyempre yung feeling close mo? Sure. Bakit may feeling? Sige, para mas madali yan kayo, building siya. Ay? Building? Empire State? Building. Building? Oh, building siya. Isa siyang building. Wala kong ano. Isa siyang ano, national building. Shopping mall. Charot. National building? Oo. Building? Hindi naman siya farmer. Mall ba yan? Farmer? Hindi siya mall. Ano siya eh? Archaic. Archaic pag word eh. Wow, archaic. Ano yung sabihin? Ano, kapanahonan mo? Ay, minus, ano? Ilang na minus kong points? Opisina ba siya? Opisina ba siya? Oo, oh, opisina siya. Oh? Oo. Nasa Manila siya. Oo, nasa Manila siya. Ay, itaas pa lang ako si Jesse. Go, Jesse. Malacanang? Malacanang. Ay, tama. Yeah. Ay, yung word is Mamalakaya. Yung fisherman. Mamalakaya. Never heard. Ginagamit nyo ba yun? Yung word na yun?
Tapos, ayun, ma'am. Last week, inabi. Sa amin, meron pa. Mamalakaya, tapos nilagyan ng hand. So, parang mamalakayahan. Tapos yung mga Spanish, ginawa nilang malakanyam. So, yun yung naging official. Alam ko sa amin, ginagamit pa yung mga word na palakaya, ganyan. Oh. So, meron sa amin, ginagamit sa pa inyo, siya. Sa inyo, malalalim pa yung Tagalog words. Eh. Dito, ay, doon, ano, Taglish ni. Oh, so, yan, tama si Jessie. I'm in Fisher Folk. Fisher Folk. Pero di ba yung Malacanang, sa likod niya yung ilog, Pasig? Uh-uh. Never pa ako nakapunta dun eh. Pero di ko nga alam kung malaking bill, palace kasi yun, di ba? Pero anyway, pwede mo mag-ano dun, mamasyal dun, tapos ikot-ikot. Mm. Or hindi. Meron yata. Parang meron. May tour dun eh. Oo, nag-i-trip-trip-trip-trip, di ba? May tour. Pa talaga ako nakapunta. Mama. Oh, ito, number 11. Ay, baka si Dykes makasagot nito. Go Dykes. Horror. Ang category, Attack on Titans. Ay, wala akong alam dyan. And geography. Okay, okay, ang Attack on Titans ay, ang setting niya ay, tawa, setting o settings? Basta yung lugar niya ay isang island. Ang name ng island ay Paradis. Paradis? Paradise. Paradise. Walang isa dulo. Paradise Island. Ang tanong, ang Paradise ay based on ano, on what? Ba'y nag-English? On what real world island? Paradise. Ay, minigtas mo ng kamay. Paradise. Pag nakita niya yung, ano, pero hindi kayo pwede mag-Google. Pag nakita niya yung mapa nito ng Attack on Titan. Ano siya? World map lang talaga siya na naka-flip. Ooh. Naka-flip siya ng ano, vertical yata. Ay, naka-mirror pala, mirror. So, anong isa siyang island. Isa siyang real world na island. So, magaling ang ano, ang Attack on Titans Japan. So, doon lang sila. Hokkaido, Honshu. Actually, hindi sa Japan yung map. Talaga? Island din yung ano? Island yung main setting nila, which is yun nga yung Paradise Island. Pero malapit siya sa isang continent. Hmm. Go, Julian. Wala lang, guess lang. Fiji. Ah, Fiji. Fiji. Fiji ay mali. Ako naman next, Jeju. Yun lang alam. Mag-task ka na kami, Jessie. Hindi. Okay, ito pa isang clue. Ano siya? Pag tinignan mo yung mapa, makikita mo dito, nakabaligtad yung Africa. Ay! Cameroon. Sharing. Yes. Sorry. El Salvador. Ang hirap naman nun. Corona yun. Ah, nawala na silang lahat. Oh, tinulugan na tayo. Paradise. Yung pangalan ng island is, basa nga tayo dun sa Wikipedia nila. Hindi ko, nagbibigay na siguro ng malalaking clue. Dun sa ano, dun sa Attack on Titan, 'di ba? Meron sila ng mga pader. So imagine niyo yung island na 'to, malaki siya. Malaking island siya. Go Ian. Madagascar. 'Yun, Madagascar is correct. Pag tinignan niyo yung mapa, baliktad na version siya ng Africa, tapos si Madagascar yung ano. Gusto ko nang panoorin tong ano, Attack on Titan. Kaso walang English version sa Netflix. Bakit mag-English version? Maganda yung Japanese. Hindi, I mean yung subtitle niya is Chinese lang dito. Ah, yung subtitle. Oh, Chinese tsaka Japanese na. Talaga? Hmm. Hindi ko pa natatay. Baka meron sa panoorin natin sa ano, sa mga site. Na-download na lang ako, ano. Sino ba? Si Julian na... Ay, si Ian pala nakasagot. Number 11. Last four questions. Ito ano, UAAP ulit. Ay, nako. Meron! Anong school ang huling-huling sumali sa UAAP? Huling sumali. May 8 choices tayo. Oh, 8 choices. Sino ba una? Hula-hula na. Wait lang. Ano ba yung pinakahuling? Hulang. Nag-isip ako ng mga bagong schools. So hindi na yung Santo Tomas. So hindi na yung UST. Nagtaas si Ian ng kamay. Pinig ko dahil huli na itong sumali kasi napakalayo nito dati. Oh? Far Eastern University. Dahil daw malayo kasi Far Eastern. Mali, hindi Far Eastern. Sayang. Grabe naman. Hirap naman. You go, Jessie.
Adamson. Adamson? Mali. Isa yung Adamson sa ano, original members. Pati yung wow. FEU. Kala ko bago lang yun. So, STUE. So, natito na lang is NU, UP, Ateneo mukhang hindi. Hindi rin yung... meron pa. Yung may technology something. University. Ano yan? TUP. Wala, hindi kasali yung TUP sa UE. Ah, hindi ba yung kasali? UE, UE. UE, NU, UP, Ateneo, DLSU. Eh, feeling ko yung ano. Ano pa isa? Nakalimutan ko. UST. NICU. Ilan ba sila? Walo. Walo. UST. UST, UP, UE, NU, Adamson, Ateneo, Lasal. Sa pa? Ano yung isa? Bulldogs. Ay, ano yun? NU pala yun. FEU, FEU. FEU. Ah, so hanggang mimili na ako. Oh, yun na nga lang. Parang paunahan na lang kayo eh. Pag, kasi pag sumagot ka, pwede ulit sumagot si Ian tsaka si Jesse and si Dykes din. Kung nandiyan pa si Dykes. Si Dykes mo sasagot pa siya. So sasagot na. I'll go. I say... Ay, alam ko na. Kasi malapit lang yung UE sa no, doon sa ano lang siya. Si NU. Si National University. Hindi, hindi. Oh? Mali pa din. Kasi kakala ko nyo, pag nyo, nyo. Yeah, andiyan ba si Darks? Yes. Pag wala si Darks, pwede ulit humula si... Maybe kay Ian sa kanila. Sagot ka, Darks. Baka ikaw makakala. Wala akong alam na team eh. Tulungan niya si Darks. Yung ano naman ang sagot niya? FEU? Adamson, UE. Adamson, tsaka... NU. NU. NU, NU pala. Ano yung mga natitira? Mga natitira, UST. Yung Big UP, Four, tsaka... UP. UE. Big RNA. Four, tsaka UE. Pagpili ko Lasal pa nga. Mga arti kasi yung taga Lasal. Ah, charis. Sige, UE. UE, mali pa rin, Dax. Oh, yan na. Pray na ulit. Go, Ian. Feeling ko kasi sila may pinakaunting panalo. Grabe. Wow. UP? Sila may pinakaunting panalo. Sila na lang natitira. Mali pa din. Go, Jesse. Lasal. Yes, Lasal. Lasal yung last, 1980 sila sumali. Yung Ateneo, 19-something. Kaya kasi ang tatanong ko dapat, sino pinakamaraming ano, championship? Tapos ang sagot is UST. Sabi ko, ba't UST? Parang mas big deal yung Lasal tsaka ano, Ateneo sa mga basketball ganyan. Pero yun pala, sobrang late na sila sumali. Kaya hindi pa sila nakakaipon ng 16th championship, mga ganyan. Mm-hmm. So yun lang. Kasi yung nakasagot si Jesse. Lasal kasi last. Oh, last. So yung first, yung FEU. No. First Easter. Ayoko na. Oy, guys, tao kayo narinig. Mag-joke ako. Ano ba? Ang hirap mag-joke pag ano na, mag-aalas dos na. Ay, ito yung mga comedy na joke. Ay, mga comedy na tanong na lang. Alam, piling si Julian makasagot nito. Number 13. Why me? Ang sayaw na, ang TikTok dance na pencil sharpener ay pinauso nitong artista na to. Sino yung artista na yun? Ano yung pencil sharpener? Hindi ko alam. Ayun, si Ian. Go, Ian. Marian Rivera. Marian Rivera is correct. Galing. Ay. Joke lang. Go, Jesse. Go, no, Jesse. Ayun. Dua Lipa. Yan, si Dua Lipa. Yung ano, yung pencil sharpener, yung kumikembot ka, tapos parang tinatasahan mo yung bebo mo. Tinatasahan yun? Nag-improve na siya, magaling na siyang masumayaw ngayon. Parang nagtatasa lang siya. Yung naka-step siya, hinahalo siya lagi sa mga TikTok dance. Eh. Yung parang okay. Ano, kumikembot, pero paulit-ulit. Eh, kaya naging sikat yun kasi. Yun lang yung step ni Dua Lipa dun sa concert niya. Buong sayaw ba yun? Buong kanta yata, yun lang yung step niya. Pwedeng void okay. Kasi misleading yung tanong eh. Bakit? Kasi may ganun ding dance mode si Marian. Marian Rivera? Sabi mo kasi artista. Artista naman si Dua Lipa. Artista ba yan? Ano tunay na pangalan ni Dua Lipa? Dua Lipa? Marine. Charleston. Charleston Bennett. Kenneth. Howard. Smith. Okay. Sino ka tama sagot? Si Jesse. Ako. Marian Rivera. Marian Rivera. Pwede ba may 0.5 yung no? Marian Rivera? Sige, bigyan natin yung 0.5 si Ian. Yes. Ito, last two. May trivia ako after masagutan nyo to. Huwag na. Si Sus,
Ano to? Greek mythology. Kala ko yung hashtag. Si Zeus, di ba marami siyang mga ano, yung mga anak, na, anak sa labas. Tapos meron siya isang anak na parang gusto niyang maging ano, yung magaling, which is si Heracles, aka Hercules. So, sabi niya, para magkaroon ng ano, yung parang traits na pang-Diyos si Heracles, trinay niyang padedehin siya dun sa asawa niya na si Hera. Nang hindi alam ni Hera, dahil hindi naman talaga si Hera yung nanay ni Heracles, di ba? So, in the end, nagising si Hera habang tinatry ni Zeus na papadedehin si Heracles sa kanya. And yung gatas, imbis na mainom ni Heracles, kumalat siya. So, ito yung naging usong, ay naging sikat na term sa anong lugar. Lugar ba? Lugar ba yung man? Go, Jessie. Milky Way. Okay, tama. Pero ang issue ko lang dito, bakit Hercules, yung Hercules na Disney movie? Roman mythology si Hercules, tapos parents niya si Zeus, tapos nanay niya pa si Hera doon, pero hindi naman talaga. Sobrang iniba nila yung story. Oh, Disney. Hindi ko alam eh. Kaya nga, Jessie. Oh, Disney. Jessie. Oh, paki-defend. Disney, alam ko yung history. Hindi, parang ngayon tuloy, parang yung Hercules. Gusto mo lang siya panoorin dahil sa kanta. Sa mga kanta. Pero, parang sa bagay, ano mga kanta doon? Go the Distance? Kaya doon ba yun? Oo. Go the Distance. Oh, tsaka yung... I won't say I'm in love. Tsaka Zero to Hero. Yes, inuulit lang yun. Kumukopi na lang sagot. Last na to. Ito, last na. Sobrang dali na nito. Ako na to. Ako na to, guys. Final three of a kind. Ay? Ay? Hunger Games. Oy! PBB. Wait lang, nakataas na si Jessie. Ay, sorry. Go, Jessie. Joke lang. So, Hunger Games, PBB, Taylor Swift. Wow. Yung gas. Alam mo yung gas mo? Kailangan ma-explain nyo. Kailangan ma-explain. PBB? Hunger Games, PBB, Taylor Swift. Ano ba yun dun? Wait, taas ng kamay kung gusto mag-sumagot. Taylor Swift, Taylor Swift. Hindi Taylor ko Swift. Wala na lang kahit di ko alam. Go, Jessie. Safe and Sound? Paki-explain. De, pero tama na yun, tama na yun. Tentary Taylor, tapos ano sa OST sa Hunger Games. And? Eviction song. Ay, nako. Oh? Safe and Sound? Talaga ba? Totoo. Okay, okay, bigay ng example kung sino yung mga natanggal. Tapos ito yung ano. Ay, gano'n ba? Eviction song ba yun? Wait, hanap ako. Ano siya? Oh? Eviction song. Eviction song siya ng PBB Teens. Mm-mm, eviction song. Ooh. Sino nga yung winner doon? Teens? Myrtle. Sa clash. I'm sorry. Ay, sino yung mga kaaway ni Myrtle doon? Lahat. Si Karen. I'm sorry, Karen. I've been evicted from this Pinoy Big Brother. Hindi naman ganun yung pasok noon. Parang di ganun. Pero kaya pa nilang bayaran yung mga ano no, mga kanta ni Taylor Swift dati. Oo, dati. Ngayon, yung mga eviction, ano, eviction song kanta ni Angie. Pagpating talaga, top tier. Dahil dyan, para sa game 2 ng Strictly No Google, ang may pinakamataas na score, Landslide, 3-4. Wait lang, nakataas siya. Oo, Landslide. Binigay ko lang si... Yung rule dito, paliitan ang score. Dahil dyan, si Dykes yun na with 1 point. Okay, i-recap lang natin. Si Dykes may 1 point. Let's go. Si Lil may 2 points dahil inuntok na. Si Silags, nakatulog na din with 2 points. Tapos naka 3 points sina Julian at Fortis. Second place. Tama ba ito? Ayan, 3 points. Si Ian with 5 points, second placer. And Landslide with 13 points si Jesse, ang ating bagong kampiyon. Pero hindi ko pa rin ano yung Safe and Sound na eviction song. Yung sa part na yun. You'll be alright. Parang hindi ba? Kaya nga eh. Baka ako i-evict nun. Yun, naalala ko yun kasi ito yung mga time na na-evict lahat ng housemates. Safe and Sound. Anong lyric mo? Just close your eyes.
Ayun. Ay, oh, may blending tayo. Ulitin natin. Ayun. 1, 2, 3. Medyo taasan mo yung ano, yung sa'yo, Ian. Falseto mo. Ay. Yung pawisel na. May reverb. Okay. Yeah. Okay. 1, 2, 3, go. Visit kayo. Pero actually, nauna ko nalaman yung ano, yung... Kasi ang alam ko lang sa Hunger Games, yung sikat lang nilang kanta yung ano, The Hanging Tree. Tapos biglang may isa pa pala silang kanta yung... Ano pa isa nilang kanta? Lemon Tree. Hindi yung Summer Only We Know ba yun? Hindi yan. Kalam. Summer Only We Know. Pero yun nga, dahil dyan tapusin muna natin tong episode na to. Thank you sa pagsali and... As always, thank you sa pakikinig ng ating episode for today. Go na sa pag-follow ng The Way Podcast at pag-rate ng 5 stars on your favorite podcast apps. O kaya naman subscribe na kayo sa official YouTube account ng The Way Podcast. Just visit podcast.way.com/YouTube. And doon yung pakinggan yung mga episode natin kung gusto nyo. Follow nyo din ang official Instagram account at The Way Podcast para updated kayo sa mga news and updates. Other Way content like vlogs ay mapapanood nyo sa YouTube, visit nyo lang yung channel.boy.com at mag-subscribe na. Follow nyo din ang The Boy page on Facebook para updated kayo sa iba pang TWP news. Kung may comments, suggestions, o any reactions kayo tungkol sa episode na to, tag nyo ako sa Threads, Twitter, Instagram, TikTok, Kumu, or YouTube at ChikoyBoy with the hashtag The Boy Podcast or email nyo ako sa chikoy@boy.com. New episodes of The Boy Podcast will be available weekly simula ngayon every Wednesday at 3 p.m. So ayun, thank you at bye-bye. You have been evicted from the big